Mga idol, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa laban ng TNT at Phoenix. Pero bago lahat mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment, mag-like para sa suporta. Siyempre, click niyo na din ang subscribe at bell button para ma-notify po kayo kapag nag-upload ako. Halina't panoodin natin ito. Matindi ang dalawang kabilang koponan at nagkainitan pa pagdating ng fourth quarter. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit nakuha ng TNT ang game 1 at kung bakit hindi nakaporma ang Phoenix sa opensa nila. Unahin natin ang play nila dito. Nag-ball rotate ang tropang Giga. Una, na kay Rosario ang bola. Pinasa niya ito kay Castro. Kung mapapansin nyo mga idol, nag-off-ball screen sila dito para makakuha ng bola si Pogoy. Pagkakuha niya ng bola, sinalaksak niya ito kasi alam niya maharangan ni Washington yung bantay niya. Dito mga idol, nakita ni Erram na makakaporma si Johnson kay Montalmo, kaya tumulong na ito si Erram para din na makaporma. Dito mga idol, hawak ni Castro ang bola. Kung mapapansin nyo, parang may sinisenya si Castro dito. Sa tingin ko mga idol, si Erram yung pinapalapit niya para mag-screen ito sa kanya. Tingnan nyo po, lumapit si Erram para mag-set ng pick and roll. Pero napansin agad ni Jason Castro na may tao sa likod ni Erram. Kaya napilitan niyang ipasa na lang sa side corner. Isa pang block defense ni Erram. Ang ganda ng pagka-timing nito. Sa moment na ito, hawak ni Castro ang bola at nakikipag-battle sa ilalim si Erram. Kaya pinasahan ito ni Castro. Kung mapapansin nyo din, tinuro din ni Parks Jr. kay Jason na ipasa kay Erram ang bola. Sa pagpasok ng third quarter, ginamitan agad ng TNT ng ball rotation. Ang bagsak kay Pogoy. Nakik and Siso ang bola. Sa palagay ko mga idol, ang play na ito para kay Pogoy. Kung mapapansin nyo mula sa ilalim, tumatakbo ito papuntang 3-point area at sabay screen ng konti ni Erram. Sabay pasa ni Enciso ang bola sa kanya. Pinasa ni Castro kay Rosario at pasa naman kay Bobby. Nakita ni Bobby Parks Jr. pumasok sa loob si Rosario at nangihingi ng pasa. At napansin din niya kaya pala pumasok ito sa loob kasi butas ang depensa ng Phoenix. Para sa akin mga idol, itong play simple pero nakakapangloko. Kung mag-concentrate ka sa dalawang ito, siguradong may malilibre sa paligid. Tingnan po natin ito mga idol. Na kay Castro ang bola, mag-pick and roll saan sila ni Harvey. Ang buong player ng Phoenix nakafocus sa kanilang dalawa. Pero di nila napansin may isang TNT libre sa side corner. Mabibilib ka rin sa vision ni Castro dahil napansin niya pa ito. Dito mga idol, gumamit sila ng dalawang play, off-ball screen at pick and roll. Ganito po yun mga idol. Hawak ni Pogoy ang bola, binigay niya kay Erram at sabay takbo ni Pogoy sa ilalim. Kung mapapansin nyo, nag-off-ball screen sila dito. Si Castro ang nag-screen para kay Pogoy. Ginawa nila ito para makuha ng TNT ang atensyon ng Phoenix. Umangat si Castro at kinuha ang bola. Si Erram nag-screen pa nga ito ng bahagya. Pagkakuha nito, nag-pick and roll sila at sabay nakuha ni Castro ang tumatao kay Erram kaya napasa niya pa ito. Naman mga idol, pagkasalaksak ni Bobby, nakuha niya ang tatlong Phoenix. Kaya pinasa niya ito sa labas, inikot naman ni Erram ang bola papunta kay Reyes. Pagtungtong sa fourth quarter, nagkainitan ang dalawang koponan, nagkasagutan ng mga puntos at kaya nagdikit ang score. Naka-all pa nga ang Phoenix dahil sa dalawang sunod na 3-point nila.
Sa lamang din ng Phoenix pero hindi nila malayo ang score nila sa TNT. Dahil din siguro na idulong ang dalawang sunod na puntos ni Parks Jr. at ni Jason Castro. Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Kung ano gusto nyong i-share, comment lang po sa baba mga idol. At huwag kalimutang i-like ang video para sa suporta. Syempre, pindutin nyo na din ang subscribe and bell para ma-notify po kayo sa mga upload ko mga videos. Ito po ulit si JPReyosa ang nagpapaalala sa inyo ng ingat po tayo and God bless. Bye-bye!